umpisahan natin ang ating Bavarian donut. So, ayan ang ating full ingredients. So, ayan. At ang una ko pong nilagay, asin, baking, yeast, lard or shortening. O kung wala kayong shortening, pwede kayong gumamit ng margarine or butter. And brown sugar. So, ayan. Yan lang po silang lima. And 3 pieces of egg. Yan. Itlog ni Manong. Yan, tatlo lagay na natin. Then, lagyan natin yung ating tubig. Yan. Yan, mix natin. Then, mamaya na tong ating harina. Yan, 3 kilo po yan. 3 kilos of first class flour. So, ayan, matapos natin nilagay ang tubig. Yan, mix muna natin. So, ayan, matapos nating mix, natunaw na yung ating salt, sugar. Then, add na natin yung ating first class flour. Yan, 3 kilos. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose. Then, mix na natin ulit. So, ayan, matapos natin siyang minix, idadaan natin sa ating dough roller. Yan, uulitin ko kung wala kayong lard, kung wala kayong lard or margarine. Yan, pwede po yung butter. Basta sa tatlo na yun, pwede kayong gumamit. Lard, margarine or butter. Basta, kung ano ang sukat ng ingredients nito, yun din ang sundin nyo. So, ayan, dadaan muna natin sa ating dough roller. So, ayan, dadaan natin sa ating dough roller. So ayan, matapos natin siyang minaki na cut na natin. At kung magtatanong kayo kung pwede to sa mano-mano, pwedeng-pwede to, kaso nga lang hindi siya gaano kakinis. Pero pwedeng-pwede yung tubig natin na 3, yung tubig natin na 6 cups, gawin natin 7 cups kung sa mano-mano. So ayan, cut na natin. Yan. Cut muna natin siya. Ayan, cut muna natin ng 50 grams. Ayan. Ayan, ganyan pagkakat mga ka-idol. Ayan. Ayan. Tara, ubusin muna natin pagkat. So, ayan, matapos natin siyang kinat, ayan. Bilugin na naman natin. Ayan. Ganito lang pagbilog nito mga ka-idol. Ayan. Ayan. Parang nagbilog ka lang ng putok. At kung hindi ka naman marunong magbilog, lalo na sa mga baguhan, pwede niyo siyang iganyan lang. Yan, parang ganyan nyo lang siya. Yan. Ganyan nyo lang siya. Kung hindi kayo marunong magbilog. Yan. Pero mas maganda pag binibilog. So, tara, bilugin muna natin lahat. So, ayan, matapos ko siyang binilog lahat. Yan. 115 piraso po yan. Yan. Bumibenta po siya ng 1,000. Kumikita po siya ng 1,150 pesos. Tigsasampo po ang isang benta ko. So, ayan. So, ayan, matapos natin siyang binilog, yan. Lalaparin naman natin. Lagyan natin ng harina. Yan, ganyan lang po ang paglalapad. Didiin mo lang siya. Yan. Then, lagyan natin sa ating pancha. Yan lang, napakadali lang po. Yan. So, yan. Tara, lapadin mo natin lahat. So, ayan, matapos ko siyang, yan. Matapos ko siyang nilapad, then lalagyan natin ng butas ng tinidor. So yan, ganyan lang po para hindi siya lulubo. Yan, para walang hangin. Yan. So tara, butasan mo natin lahat. Makalipas ang 2 oras, yan, umalusan na yung ating dough. So yan, ipiprito na natin. Yan. Yan. Kaya na paglalagay. Mag-ingat lang po na hindi masawsaw yung kamay sa mantika.
dapat sakto lang yung apoy para hindi siya masunog. At kung napansin nyo na hindi kawali yung nilulutuan ko, tray, mas maganda po kasi siya kasi malapad at marami ang malalagay. So, antayin lang natin pumula. So, yan, tarin na natin. 1,000 na to kaping kagahap. So, ayan. So, ayan, dapat ganyan lang siya, kaputi. So, ayan, hanguin na natin. So yan, lutuin muna natin lahat. So yan, dapat ganyan lang yung pula niya. Yan. Tinidor lang po yung ginamit kong pangbaliktad. Yan. So, ang ganda ng ating dough ng Bavarian. So yan, dapat ganyan lang ang kulay ng luto para mas maganda tingnan. So tara, hanguin muna natin. Yan na, matapos ko siyang niluto. Yan, ilagyan ko lang siya ng sinapinan ko siya ng Manila paper. Yan. Rest muna natin siya ng 1 hour bago natin siya lagyan ng palaman. So habang nagpapalamig tayo, gagawa muna tayo ng palaman. So yan. Magluluto na tayo ng palaman. Yan ang at yan ang full ingredients. Yan. At yan na. 1 cup of cocoa, 1 cup of sugar, 1 cup of condensed milk, and 1 cup of all-purpose flour, and 1 can of... So yan. Tara, lutuin na natin. At pasensya na kayo. Medyo maingay dito kasi marami pong kapitbahay. So yan. So yan ang una ko nilagay, yung ibab, then yung condensed. Yan. Yan. Then, ito ating sugar. Then, ito ating cocoa powder. Then, ito ating food color. Yan. Chocolate brown. Then, ito ating all-purpose flour. 1 cup. Yan. Then, halo lang muna natin lahat. Yan. I-mix muna natin para matunaw yung all-purpose flour at cocoa powder. Yan. So, yan, bago ko siya sisindihan, bago ko yun yung apoy, sinala ko yung ano, cocoa powder at all-purpose. Ito po, oh. Yan. Bago ko siya nilagay dito, sinala ko muna. Kasi magbubuo po yan din. So, ayan. Sinindahan ko na yung apoy yan. I-mix lang natin ang i-mix para hindi siya masunog ang ilalim. Yan, sticky po to, at kung nakita nyo yung ginawa kong ibang frosting, may margarita. Ayan, halo lang natin ang ihalo. Ayan, hanggang sa lumapot. Ayan. Kailangan, nakatutok ka talaga dito sa paghalo. Yan, lalapot po yan mga after 9 minutes. So ayan, lumapot na po siya after 10 minutes. Yan, lutuin pa po natin ng mga 5 minutes. Bali, mga 15 minutes ko lang siya lulutuin. Yan, dapat mahina lang po ang apoy, huwag niyong kalakasan. Dapat mahina lang kasi may ano to, all-purpose flour. Yan, o kung wala kayong all-purpose, pwede naman kayong gumamit ng cornstarch. Pero huwag niyong gawing 1 cup kasi ang bilis lumapot ng cornstarch ang gagamitin. So, ayan. Antayin lang nating 5 minutes pa para 15 minutes. So, yan. Okay na siya. Lumapot na. Yan. Yan. Pinatay ko na po yung apoy. Yan, oh. Yan. Yan. So, tara. Ilagay ko siya sa mixing bowl. Yan. Imimix ko muna. Yan. At kung wala kayong mixer, okay lang naman kahit wireless. Yan. Imimix lang natin siya. At kung hand mixer, wag po kayong gumamit ng hand mixer kasi sticky po siya. Medyo matigas. Baka masira pa yung hand mixer nyo. Pero pag mga magganitong mixer, okay lang po yan. So yan, mix muna natin. Yan, para pinong-pino talaga. Yan.
Yan, imimix ko lang siya ng mga 3 minutes. So yan, after 3 minutes, yan. Yan, 3 minutes po yan. Sa tray ko lang po siya nilagay. Yan. Yung pinalakasan ko, natin na yan. Yan. Yan po ang ating frosting, chocolate frosting. So yan, hiwain muna natin yung ating dough ng ating donut. So ayan na, a-icingan na natin yung ating dough ng ating donut. So ayan, hiniwa ko lang siya sa gitna. Yan, yung iba binubutasan dito. Tapos nilalagay yung palaman. Ito sa akin, pang madalian kasi to. So yan, lagyan lang natin ang ating chocolate frosting. Yan, lalagay lang natin sa gitna. Yan. 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 Then, ito natin yan. So, ganyan lang din. Yan. So, palamanan muna natin lahat. Yan. Confectioner powder sugar. Yan. Lagyan natin siya ng powder sugar. Yan. Then, yan. Yan na yung ating Bavarian donut din. Arrange natin, lagay natin siya sa ating tray. Yan. So yan, lagyan lang natin siya ng yan, para makikita nila chocolate talaga yung flavor. Yan, sa ibabaw lang po yan. Ginanito ko kasi marami po kasi yung gawa ko, minsan 200 piraso isang araw ay mabusisi, kaya ginanito ko na lang. So ayan. At yan, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo naman sanang kalimutang i-subscribe ako. Okay na yung ating Bavarian donut. Yan. At kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo naman sanang kalimutan i-subscribe ako. So, ayan, maraming salamat sa panonood at abangan niyo mga next video ko.